my YouTube channel. So for today's video, tuturuan nyo kayo kung paano mag-propagate ng mayanas and simple care tips na din. So tara! So guys, meron ako ditong tray para may lalagyan tayo ng cuttings ng mayanas. So tara! Konti lang yung variety ng mayanas ko dito at hindi naman siya rare guys, kundi mga common lang din to. Yung iba, binigay lang din naman sa akin. So, kuha tayo nito. Black choco yata tawag nito. Ito, kukunin natin yung medyo malago na. Kurutin nyo lang guys, kasi wala naman akong gunting eh. So, ganito lang. Ayan. Isa lang kunin natin guys, kasi masaya naman siya dito sa lugar niya eh. Dito, kuha tayo ng green. Ito. Hindi pa. Maganda kasi yung mayana guys. Parang nagbibigay kasi siya ng kulay dito sa garden mo. Pugutin na lang natin para sumibol siya ng bago. Kurutin niyo lang. Ang ganda niya. Meron akong tatlo. Dito rin, kuha tayo dito. Marupok lang naman yung stem nito guys, kaya kahit baliin nyo lang na rin. Eto, mga bagong tanim ko lang naman to guys. Bumibili lang naman ako ng cuttings. Dito kasi yung cuttings, 20 pesos lang. So, cuttings na lang yung binibili ko kaysa bibili agad ako ng ng rooted na. Mas mapapatipid ako dun. Ganda ng kulay niya. Kurutin mo lang. Ayun. Di ba? Ito din. Bigay lang din to ng kapitbahay namin. Ito yung kunin natin. Medyo may ugat na. Ayun. Di ba? Ang ganda rin ng kulay niya, guys. Ito nga, oh. Yung unang tanim ko dito, meron siyang pink sa gitna. Pero ngayon, nawawala na yung pink niya. Ito, i-cut na lang din natin. Baka sakaling pag mag-propa tayo, eh, bumalik yung pink niya sa gitna. Ito. Ayan. At meron na rin pala akong prepare dito na soil. Para meron tayong pagdatam na nito. Kuha tayo dito ng red. Kurot-kurot lang guys. So, ito na yung cuttings na nakuha natin. Konti lang naman yung kinuha ko. Kasi konti lang din naman yung pots na meron ako dito. Ayan. Hi guys, so inakyat ko na sila dito sa taas. Dito na lang tayo magtatanim. Kasi masyadong mainit doon sa baba. Pinagpawisan na. Ito na yung mga nakuha natin cuttings. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat na ng Mayana collection ko. Kasi, ang ganda niya, di ba? Pulang-pula, lalo na kapag naka-full sun siya, pero ingatan niyo lang na hindi madiligan bago niyo isalang sa araw. Kasi,
yung tendency na pag hindi niya siya nadiligan, masusunog yung mga dahon niya. Madali lang naman ang parami ng mayana, guys. Cut lang kayo. Tara, itanim na natin, guys. Tusok lang. Ito. Tusok lang natin dito. After ilang days, basta huwag nyo lang silang paarawan muna. Itago nyo muna sila sa lilim para magtuloy-tuloy yung growth nila. Tusok lang. Dito ko ilalagay sa medyo malaking pots. Sa maliit na pots ko lang muna sila itatanim kasi wala pa akong nabili na malalaking pots. At papabuhayin na lang muna natin sila para bago natin sila ilipat sa malaking pots, stable na sila. Tusok nyo lang, guys. Ganyan lang naman kadaling mag-propagate ng mayana. Cuttings natin. Sandali, kuha tayo. So, eto na guys yung bago natin kinuha. Idalagdag na lang natin dito. Pusok-pusok lang. Yan. So, eto na sila, guys. Hintayin nyo lang ng mga 1 week or ilang araw. Magiging stable na rin sila. Madali naman magkaugat yung mayana. Basta palagi nyo lang diligan, guys. Huwag nyo hahayaan na dry yung soil nila. Kasi madali rin silang malanta. Kain mo na tayong makopa, guys. Ginalahan kasi ako dito ng kaupak. Sila guys, sprayan na lang natin ng tubig. So, dito ko sila inilagay para mahangin. Yan. Basain ko lang ito palagi para mas madali siyang mabuhay at hindi malanta. Yan. Huwag kayong matakot pag medyo nalalanta siya. Kasi wala pa kasi silang roots. Kaya ganyan yan. Basta, diligan nyo lang palagi. Ganyan lang kadali mag-propagate ng mayana, guys. Kurut-kurutin nyo lang para
mapadami nyo. And may purpose din naman yung pag-propagate nyo, guys. Pwede nyo rin silang ibenta. Kasi patok to ngayon sa marketplace. Marami na rin kasi ngayon yung nagko-collect ng mayanas. Yeah. So, konting care tips lang sa mayana, guys. Ito yung example ng nasabak sa sikat ng araw na hindi nadidiligan. So guys, ito nga pala yung example ng mayana na napabayaan sa sikat ng araw na hindi muna nadidiligan. Ayan o. Nasusunog yung dahon niya, nagfe-fade. At lumiliit yung mga dahon niya. Kaya, dapat pag gusto nyo isalang sa sikat ng araw yung mayana nyo, diligan nyo muna para meron silang capacity na makipaglaban sa sikat ng araw. At isa rin sa mga nakakapagpalago ng mayana, yung ikakat niyo yung bagong sibol na dahon para tutubo dito yung magiging dalawang sanga yung tutubo. Gaya nito. Eto. Ayun. Kinat ko to and meron na siyang dalawang sangang sumibol, hindi lang isa. Ganyan lang para maging bushy yung mayana nyo. And care tips din guys, huwag nyo nga hayaang merong flower stalk yung mayana nyo. Huwag nyo nga hayaang mag-bloom kasi magiging leggy siya sa kamatagalan. Ako, kapag nakikita kong magbo-bloom na yung mayana ko, kinakat ko agad yung flowers para hindi na siya magtuloy-tuloy at hindi magiging leggy yung mayana ko. And about naman pala sa fertilizer ng mayana, yung ginagamit ko ay yung urea. Meron kayong mabibili niyan sa mga bilihan ng feeds ng mga or sa mga farmer supplies. Mabibili mo siya guys ng 20 per kilo dito sa amin. Ayan. Hinahalo ko lang siya sa tubig at yun yung pinandidilig ko. Once a week lang naman ako maglagay ng fertilizer sa kanila. At nilalagyan ko rin sila ng cow manure. Ito. Dito sa probinsya, marami nito. Pero ewan ko lang dun sa mga syudad. Kasi wala halos dong mga baka. Ayan. Dinudurog-durog ko lang siya, guys. Next time, gumamit kayo ng gloves. Pero hindi naman siya masyadong madumi yung dumi ng baka. Ano raw yun? What? Ayun. Hindi naman ako maarte, guys. Kaya, kakamayan ko na lang din. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Grabe na yung pawis ko. Kasi masyadong mainit na dito. Mag-12 noon na. And kung bago ka pa lang sa akin channel, please like, comment, and subscribe. And hit the notification bell for more updates.